agar-agar na gulaman. Ito siya. Tapos, gumawa na po ako ng caramel or yung sugar na ilalagay ko, na inilagay ko sa tray. So, ito. Yung paggawa nito is madali lang. So, maglagay lang kayo ng sugar dun sa kaserola, tapos hayaan yung mag-melt. Tapos, pag okay na, kapag melted na, transfer nyo na lang sa tray. So, yan. Ganyan po ang itsura niyan kapag ka, niluto nyo yung sugar. Para siyang caramel. Tapos, kailangan natin ng isang condensed milk. At isang, yung ginagamit ko po is fresh milk. Yung iba is evaporated milk. Tapos, pasas. Konti lang po. Ay, depende sa gusto nyo kasi kami konti lang yung asawa ko kasi hindi mahilig. Tapos, tubig. Tubig po kailangan natin. Ipapakulo natin to. Tapos, pagkakumulo na, saka natin ilalagay itong gulaman. So, mag-start na po tayo. Guys, umpisahan na natin yung pagluto ng gelatin. So, lagyan natin ng tubig. Itong tubig ko, yung iba, ang nilalagay nila is 1 liter. Ako, 700 ml lang yung gagamitin ko. Mas gusto ko kasi yung gelatin na medyo maligat or hindi yung masyadong malambot. So, ilagay lang natin. Saka natin ilalagay yung gelatin. Guys, maganda nung gawing gelatin actually. Kaysa dun sa meron kasi iba yung iba ang ginagamit. Ito mas gusto ko siya. Mas gusto ko siya kasi parang mas healthy ata kung kaysa dun sa iba. At saka ito, parang yung nakita ko siya is gawa siya sa seaweed. So, ito yung ginagamit ko. Kapag available, ito yung binibili ko. So, antayin lang natin kumulo yung tubig. Pag kumukulo na, saka natin ilalagay ito. Guys, di ba pag binulon nyo itong agar-agar na gulaman is buo siya. So, ang gawin nyo, pera-perasunin nyo siya ng maliliit. Yan, ganyan lang. Saka ito kasi sinasala ito after nito. Kaso lang, nakalimutan kong bumili ng salaan. Yung dati kong salaan is nasira na. So, wala akong masala. Pero kung gagawa kayo, much better kung sasalain nyo. Parang pinong-pino yung jelly. So, yan guys. Ganyan lang. Pera-perasunin nyo lang ng maliliit. So, yan. Medyo kumukulo na yung tubig. Antayin natin siya kumulo. Guys, ilagay na natin itong gulaman. Or gelatin. Haluin po natin hanggang matunaw siyang mabuti. Ah!
pwede na rin natin ilagay yung condensed milk. Tapos haluin lang natin ng mabuti. Nang mahinang apoy, tapos antayin natin kumulo. Kapag kumukulo na siya, tapos na yung ulaman natin o yung gelatin. So, ganyan lang po kadali yung paggawa niya. Ang pagkakaiba lang nun sa akin, nilagyan ko siya ng caramel. So, parang leche flan. So, guys, kaya kailangan meron kayo sa laag. Kung makikita nyo, may makikita kayong unti-unting ano, parang buo. So, salain nyo para pino. Ako kasi nakalimutan kong bumili ng salaan, kaya hindi ko muna ito sasalaan kung ginawa ko. Next time na lang. So yan guys, luto na yung gulaman natin or yung gelatin natin. Kasi kumukulo na siya. Kapag kumukulo na siya, pwede nyo na pong i-transfer dun sa tray. So, patayin na natin yung apoy, tapos i-transfer na po natin sa tray. So, yan guys. Dahan-dahan lang at ingat sa prep. Lalagay sa tray at baka mabalian kayo. So, yan nga. Wala po akong salaan, kaya idediretso ko na siya ng tray. Pero kung may salaan kayo, much better na salain yung muto. So, ayan guys, tapos na yung isa. Tapos may isa pa akong tray, so ilagay din natin dito. Pineapple. So ako wala akong pineapple, kaya pasas lang yung ilalagay ko. Konti lang kasi hindi mahilig yung asawa ko dyan at ako din. So ito yung pasas. Konti lang yung nilagay ko. So yan guys, tapos na yung ulaman natin. Pinagkaiba lang dun sa ibang luto is yung akin is nilagyan ko siya, nakita nyo gumawa ko ng caramel, tapos nilagay ko sa ilalim ng gelatin. So antayin natin yan dumigas, tapos ipapakita ko sa inyo yung resulta ng gelatin na ginawa ko. So maraming po salamat sa panonood nyo ng videos namin. At kung bago kayo sa channel namin, subscribe po kayo. Thank you. Bye-bye!